Pahayaga ng Archdiocese of Lipa, Batangas sa mga botante na huwag iboto mga kandidatong kurakot, sumusuporta sa reproductive health law at kabilang sa political dynasties. Handa raw ang simbahang maglabas ng sample ballots para sa mga hihingi ng kanilang payo. Balitang hatid ni Bam Alegre. Kung may Team Patay at Team Buhay posters ang Diocese of Bacolod para ipakita ang pagtutol sa reproductive health law, may mga posters din nakapaskil sa Archdiocese of Lipa sa Batangas. Laman ng mga katangiang dapat piliin at tutulan sa isang kandidato. Pero hindi lang pagsuporta sa RH law ang kanilang batayan. Kailangan din may pagpapahalaga sa kalikasan at higit sa lahat, hindi kabilang sa isang dynasty. Hindi naman yung dynasty mismo ang mali. Ang mali doon ay pinipreserba nila ang kanilang sila sa power in order that the family will profit, no? Kaya kung ikay mawawala sa pagkamayor, mawawalan ka ng kapangyarihan, wala ka ng mga 10%, wala ka ng komisyon, na puro corrupt practices. Kaya pinapalit mo yung anak o kay asawa o kay bayap. Ayon kay Archbishop Ramon Arguelles, obligasyon daw ng simbahan na tiyaking hindi maluluklok sa pwesto ang mga kandidatong kurakot, sumusuporta sa RH law at kabilang sa dynasty. Hindi pinangalanan sa mga poster ang mga hindi dapat iboto na kandidato. Kaugnay ng mga batiko sa dapat hiwalay ang estado at simbahan, iginiit ni Archbishop Arguelles na karapatan din nilang mapakinggan ng sambayanan. Hindi naman sinasabi sa mga Katoliko, ay huwag kayong makialam sa gobyerno, kahit ang gobyerno ay palpak. Kahit ang gobyerno ay puro mga mamamatay tao. Hindi, kailangan magsalita. Una, citizen din naman ang obispo, citizen ang pari, citizen ang mga lay people namin, no? Pangalawa, yan ay moral question. Hindi yan political. Para sa COMELEC, wala naman silang tutol sa pagpapahayag ng simbahan. Ang mahalaga lang daw sa kanila, sundin ang tamang laki ng mga political poster at tiyaking nasa common poster area ito. As long as they don't violate the COMELEC rules on sizes, yung content is not a matter of concern for us. Ang poster dapat 2 feet by 3 feet ang maximum size. In order to know where the common poster area is in a certain locality, ang kailangan lang nila gawin ay kausapin yung election officer. Hindi may kakailan na maraming Pilipino ang Katoliko. Ayon sa NSCB, 82.9% ng mga Pilipino ang Katoliko. At sa huling tala noong 2011, mahigit 63 million ang kanilang bilang. Bagamat maraming Katoliko ang boboto sa darating na eleksyon, hindi pa raw tiyak na magkakaroon ng Catholic vote, pero sinisigap itong mangyari ng simbahan. Tinusulong ng simbahan ang solidarity vote dahil kaakibat din daw nilang ibang religious organizations sa kampanya para sa responsableng eleksyon. Hindi naman daw pinipwersa ng simbahan na iboto ng mga Katoliko ang mga gusto nilang kandidato. Para masigurong hindi lalabag sa COMELEC guidelines payo ng COMELEC sa simbahan, tiyaking malinaw na sample ballots ang ibinibigay nila sa kanilang mga parishioner. Kailangan yung balota ay malinaw na dummy ballot, no? Either nakasulat na siya ay test ballot or dummy ballot or sample ballot or iba ang kulay, or but they cannot distribute those on election day and on the day before election. Bam Alegre, GMA News.